Magandang araw sa inyo. So ito po ay video para sa pagtalakay ko sa Module 8 upang magabayan kayo kung paano gagawin ang mga gawa kanina o binigay ko sa inyo ngayong araw na kailangan ninyong magawa. Una, bago tayo magsimula, nais ko lang ipaliwanag sa inyo bakit Module 7. So napapaliwanag ko lang na nagkaroon tayo ng malaking pagtalon mula dun sa 2, muntang 7, kasi nakita ko na yung module 3, 4, 5, 6 ay pag-uulit lamang ng gamit ng wika at register. So, sa aking palagay, natutuhan na ninyo yun at nawa natutuhan nyo nga siya. At magiging pag-uulit lamang yung mga mababasa ninyo. So maaari kasing hindi natin matapos lahat ng module kung dadaanan natin yung mga pag-uulit na yun. Okay. Umulit tayo, magpatuloy na lamang tayo. So, huwag kayong mga na malaki yung inyong na-miss na mga nasagutan, kundi tumalon lamang talaga tayo ng mulan ko na ang aking talakay. Okay. Sa Module 8, ang mahalagang dapat natin pag-aralan dito ay yung angkop na salita, pangungusap pa yun sa konteksto ng paksa. So, itong paksang ito ay mahalaga hindi lamang sa subject ko na Filipino, kundi mahalaga sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi napakahalaga na gumamit tayo ng angkop na salita, angkop na sa konteksto ng ating pagsasalita. Madalas ito yung pinagmumulan ng gulo. Kasi maganda man yung pag-usap, paggamit ng salita o hindi angkop yung paggamit ng salita o paglalapat ng tono, maaaring humantong ito sa hindi pagkakaunawaan. Ayan, talakayin natin. So sabi dito, sa anumang napakinggang mga balita sa radyo at napanood sa telebisyon, gumagamit ng angkop na salita, pangungusap ayon sa konteksto ng paksang ginagamit. So meron tayong tatlong salik sa ng konteksto ng sitwasyon. So ito yung ilan sa mga dapat natin isaalang-alang sa pag-aangkop ng salita at pangungusap sa ating komunikasyon. Una ay yung larang ng diskurso. May mga usapin o paksang nakabatay sa pangangailangan, depende sa pinag-uusapan. May mga tamang tao na makapagtatalakay sa isang issue. Bagamat meron tayong tinatawag na malayang pagpapahayag o freedom of expression, mahalagang pag-isipan pa rin ang komento o opinion kung ito ba ay nagmula sa otorisadong tao o may sapat na kaalaman sa pinag-uusapan. Ang opinion o komento na wala sa lugar ay kalimitang nagdudulot nang hindi mabuti o hindi pagkakaunawaan. So, talakayin natin yung una, larang ng diskurso. Larang ibig sabihin ay field o disiplina. Mahalaga na kapag tayo ay nagpapaliwanag o nakikipag-usap sa isang tao, lalo na kung ito ay diskusyon sa isang issue o pagpapaliwanag sa isang issue, mahalagang nakabatay tayo dun sa isang taong mapagkakatiwalaan o sabi dito ay otorisadong tao. So sabi nga niya, tamang taong makapagtatalakay sa issue. So hindi lahat ng tao ay pwedeng maging eksperto o hindi lahat ng tao ay masasabing may kredibilidad na magpaliwanag sa isang paksa. So halimbawa, ang usapin ay politika. Ang usapin ay tungkol sa kalusugan at ang nagpaliwanag ay isang politiko. Bagaman, siyempre, siya ay politiko, may kapangyarihan, wala sa kanyang kredibilidad dahil hindi naman siya eksperto. Kaya sabi dito, kung magbibigay ka ng opinion o komento na wala sa lugar, ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o hindi mabuti. Ngayon, ibig sabihin ba nun, sir, pag hindi kami doktor, hindi na kami pwedeng magbigay ng opinion tungkol sa
kalusugan o hindi na kami pwedeng magbigay ng opinion tungkol sa iba pang paksa na hindi naman namin sakop. Hindi. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, mahalagang isaalang-alang ninyo na dapat magsaliksik, dapat alamin natin kung ano yung paksa, kung ano yung lalim ng pinag-uusapan, at mahalaga may pinagbabatayan tayong tamang tao. Kung hindi masamang magbigay ng opinion, sabi nga dito, bagaman meron tayong tinatawag na freedom of expression, mahalagang pag-isipan pa rin ng komento o opinion kung ito ba ay nagmula sa isang otorisadong tao o may sapat na kalaman sa pinag-uusapan. So hindi masamang magbigay ng opinion, hindi masamang magbigay ng komento, pero dapat tayo ay nakababad o nakasandig sa isang mapagkakatiwalaang sanggunian. So dapat meron tayong source babatayan. Kasi lahat ng yan ay pawang mga opinion lamang. Hindi ko naman sa minumungkahing panoorin ninyo, natutuwa lang ako sa isang video ni Dr. Adam, kailan ko lang yun napanood, na siya, bilang isang doktor, hindi siya Pilipino pero ang galing niya mag-Tagalog. Tagalog yung termino niya, pero Filipino talaga yon. Magaling siya mag-Filipino. Lahat ay nakasupport, makababad sa mga mapagkakatiwalaang sources o mga batayan. So hindi siya basta-basta nagbibigay ng opinion. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng paratang. At ang madalas sa kanyang mga sinusuri ay yung mga taong nagbibigay ng tungkol sa kator nagbibigay sa siyensya kasi alam niya na para mas maging matibay ang kanyang mga opinion, kailangan sinusuportahan ito ng mga pag-aaral. So, ganun din tayo. Huwag tayong basta magbibigay ng opinion, lalo na yung mga mahilig makapag-away sa comments sa Facebook. Mahalagang bago tayo bumanat, mahalagang bago tayo makipagtalo o magpaliwanag sa isang tao, mahalagang meron sa akin. Pangalawa, himig ng diskurso. Ang pakikipagkomunikasyon ay nakadesisyon ng mga nag-uusap. Mailan na komportable sa pabulyaw o pasigaw na pagbati mula sa isang kapalagayan ang loob. Ngunit nakapaghahatid ng negatibong mensahe naman kung magmumula sa hindi kakilala na hindi may tuturing na kaibigan o kabiruan man lamang. Mahalagang bago husgahan ang paraan ng pakikipag-usap sa isa't isa ng mga sangkot sa komunikasyon o diskurso ay alamin muna ang uri ng relasyon na namamagitan sa mga ito. Alam kong alam na alam nyo na ito. Mahalaga yung tamang pag-aangkop ng himig depende sa kausap. O hindi naman siya talaga masakit. Lagay natin sa mas malapit na sitwasyon sa inyo. Kapag kayo nagkikitang magkakaibigan at meron isang tao na hindi nyo masyadong close o hindi malapit sa inyo, na bumati siya o nagbiro siya sa iyo ng katulad ng pagbibiro ng mga close mo, maaaring sasabihin mo na feeling close yun. Sino ba yun? Feeling close naman yun. Okay, hanggang dito lang yung usapan, huwag kang makipasok. So, bakit meron tayong ganong nosyon sa pakikipag-usap? Kasi ito yung tinatawag nating himig ng diskurso. Na yung paggamit ng wika, na pag-usapan na natin yan, ng wika, ang wika gamitin ito. Minsan, yung mga magkakaibigan na unang bati pa lang nagmumurahan na, diba? Ganun pa lang. Unang pagkikita pa lang. Minsan, yung beginning, yung introduction ng pangungusap at yung tuldok ng pangungusap, nagsisimula at nagtatapos sa mura, diba? May mga ganun. Pero hindi sila nakakasakit ng kapwa kasi arbitraryo yung paggamit ng wika na ganun talaga sila bilang isang grupo. So, kung ikaw papasok ka sa isang grupo na ganun at ginaya mo sila ng walang maning ng walang
konsiderasyon sa kanilang usapan, maaaring ginaya mo lang sila kasi ganun sila magsalita, pero dahil hindi ka nga kasali doon sa arbitraryo at nakigaya ka lamang, maaaring hindi ganun yung dating sa yung ginawa mo sa kanila, o maaaring para sa'yo, masasama yung sinasabi nila kasi hindi ka kabilang sa arbitraryo ng wika. So mahalaga na bago tayo humusga sa isang tao, mahalagang alamin muna natin kung ano yung kanilang pagkakasundo o relasyon sa isa't isa. Minsan kasi kapag masyadong malapit yung tao sa isa't isa, wala na silang masamang tinapay sa isa't isa. Kung magsigawan sila, alam nila sa isa't isa yun ay biro at hindi dapat seryosohin. Pero sa ibang tao, sabihin, nag-aaway ba yun? Parang mag-aaway na yung dalawa. Diba? Meron tayong ganong tingin kasi hindi tayo kasali. Nilang turn natin yung relasyon o ugnayan ng tao para maunawaan natin kung paano nila ginagamit ang wika. Pangatlo ay yung moda ng diskurso. Ito ay tumutukoy sa paraan ng paglalahad. Maaring ito ay naratibo o nagsasalaysay, deskriptibo, naglalarawan, argumentatibo, nangangatwiran, o expository, dapat ito ay naglalahad. Yung expository po ay informatibo. So mahalagang may isaalang-alang natin kung anong mode, o uri ng paglalahad ang ginagamit ng nagsasalita. Kung ito ay nagsasalaysay, natural lang na wala siyang opinion dito. Kasi salaysay lang ito. Kung ito ay deskriptibo, natural lang na makarinig ka ng mga panguri. Kung ito ay argumentatibo, natural lang na makarinig ka ng kanyang opinion. At kung ito ay expository, natural lang na makarinig ka ng mga batayan. Makarinig ka ng umaga yung sa expository, wala madalas dito yung damdamin ng nagsusulat kasi pawang katotohanan at nasaliksik lamang ang kanyang inilalagay. So minsan kasi, pag hindi naunawaan ng tao yung layunin ng paglalahad o layunin ng komunikasyon gaya ng naratibo, deskriptibo, argumentatibo, expository, nagkakaroon ng kalituhan kung ano ba yung intention ng maganda nating example. Halimbawa, kasi diba, ba't ka nagagalit? Hindi, nagpapaliwanag. Diba? May mga ganun tayong pagkakataon, diba? So minsan, nagkakaroon tayo ng ganun pahayag kasi hindi natin naiintindihan yung layunin ng pakikipag-usap o layunin ng komunikasyon. Para sa'yo, nagbibigay siya ng argumento. Excuse me. Nagbibigay siya ng argumento. Pero para sa kanya, siya ay nagkukwento lamang, nagsasalaysay lamang siya. So mahalaga na alamin natin yung tamang moda o uri ng pakikipag-usap na ibinibigay at ibinibigay ng kausap natin at ibinibigay natin sa ating kausap. So, minsan naglalarawan lang naman siya, pero piling mo, hinuhusgahan niya na yung tao, maaaring magkaroon ng pagtatalo, di ba? O kaya ikaw ay nagbibigay lamang ng pawang pahayag mula sa iyong mga nasaliksik, pero para sa iyo, personal na atake ito mula sa iyong paboritong artista, halimbawa, na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. So mahalaga na pasulat man o pasalita na katutulong sa pag-unawa ng mensahe ng isang balita o hindi lang balita sa pang-araw-araw nating buhay, ang paggamit ng salitang nagsasama o nag-uugnay ng isang ideya sa mga kasunod na ideya. Sa paggamit ng mga kop na salita o pangusap, nakabatay ito sa pagpapahayag o diskurso. May mga gamit sa pagsasalaysay, paglalarawan, pangangatwiran, at paglalahad o pagpapaliwanag. May mga salita na ginagamit para maglahad ng mga pangyayari, mga salitang panlarawan sa paglalarawan, mga salitang gamit sa pagbibigay linaw para sa pagpapaliwanag, at mga salitang nagmamatuwid sa para sa pangangatwiran. So yun ang sinabi ko kanina na sino man ang ating kausap, ano man ang sitwasyon, mahalagang isaalang-alang natin kung ano yung kung paano natin dapat gamitin yung wika. Ako bilang isang guro, paano ko ginagamit yung wika? Halimbawa, pag galit na ako, tinitimbang ko yung sitwasyon. Kailangan ko bang ipakitang galit ako o kailangan ko munang magtimpi? So kung kailangan ko na ipakita yung galit ko, kailangan ipakita ko yung galit ko sa
maayos na pamamaraan na hindi mukhang na hindi ako mukhang nakikipag-away sa kalye. Kaya kung mapapansin ninyo sa aking pahayag, hangga't maari, nasa antas ng formal yung aking pananalita. Kasi gusto ko ipakita sa inyo na ako'y hindi galit ng personal, kundi ako'y nayayamot, naiinis dahil sa naiinis na may kinalaman sa ating pag-aaral. So walang personal na galit, walang personal na hinanakit, kundi pawang kaugnay lamang na ating relasyon bilang mag-aaral at estudyante. So ganun din sana tayo na mahalaga kung kayo'y mag-chat sa akin, una, alamin natin ano ba yung ating larang o diskurso. Kung kayo'y magbibigay ng opinion sa akin o sa ibang tao, mahalagang meron tayong sapat na kaalaman, sabi dito sa larang ng diskurso. Pangalawa, kahit chat yan, kahit message yan, o kahit personal na pakikipag-usap yan, mahalagang gamitin natin yung tamang himig. Sir, kung sa chat wala namang boses, totoo. Pero, minsan ang mga salita, ang tamang paggamit ng salita ay nagbibigay ng tunog. Kung paano natin pinipili yung mga salita. O kahit nga minsan yung paggamit ng capitalization ay nagbibigay ng notion kung anong himig ang iyong pagsasalita. Di ba pag all capital, sa tingin nyo ba masaya yung kausap ninyo? So maaring hindi, di ba? So mahalagang isaalang-alang natin yung paggamit ng tamang capitalization o minsan yung paggamit ng emoji kasi emoji ay bahagi na rin ng di-verbal na komunikasyon. Mahalaga din yung tamang paggamit ng emoji kasi yung tamang paggamit ng salita. Kasi minsan, maabastos, pero para doon sa taong kausap ninyo, yung inyong salita ay kulang sa paggalang. Kulang sa paggalang. Ayoko sabihing walang galang. Kulang sa paggalang. Maari kasing ako, minsan naiisip ko ng parang sumusobra tong taong ito sa pakikipag-usap. Ako'y katropa niya lang. Mahalaga lang alam din sa bagay sa larang ng diskurso. Kung sino yung ating kausap at yung ating relasyon, ating ugnayan. Kung professional ang ating ugnayan, mahalagang professional din tayo makapag-usap. Kung tayo ay magkaibigan, kausapin mo ako bilang kaibigan. Kung tayo ay magkapatid, mag-usap tayo bilang magkapatid. Kung ako ay yung guro, ikaw ang aking estudyante, magkatulad ng ating ugnayan. Sa moda ng diskurso, mahalagang bago tayo humusga sa kung ano yung ating mababasa, unawain natin kung ano bang moda ang kanyang ginagamit upang maiwasan natin magkaroon ng misinterpretasyon. Ngayon, ipaliwanag natin ano ba ang inyong kailangan gawin para sa module na ito. So, sabi ko sa inyo, ang sasagutin nyo lang po dito ay yung gawain B para sa pagyamanin. So, sabi dito, gamitin sa pangungusap ang salita o mga salita sa bawat bilang upang maging angkop ang ugnayan sa bubuing gawing gabay ang uri ng diskurso na nasa loob ng isulat sa hiwalay. Kung kaya diyan yan isulat. Gagamitin niyo ang mga salitang ito, sabi ito, gamitin ang mga pangusap sa pangusap ang mga salita o ang salita o mga sa bawat bilang. So ito po 'yon. Gagamitin niyo siya sa salita sa pangusap itong mga salitang ito sa, at ito yung moda o uri ng paglalahat o pagpapahayag sa paraang nagpapaliwanag, telebisyon sa paraang naglalarawan, mahalaga ang pamamahayag sa paraang nangangatwiran, broadcast po yan, nasobra lang, nabaliktad lang pala, magtutuwid, broadcast media sa paraang nagsasalaysay, balita sa paraang nagpapaliwanag. So mahalagang makita ko ang mga salitang ito, kung maaari ay pakisalungguhitan para madali kong makita, sa paraang ng paglalahad na nabanggit sa bawat bilang. At sa isagawa, ito yung medyo mahirap. Medyo mahirap ito, pero alam kong kaya ninyo ito. Upang mas lalong mailapat ang iyong natutuhan, ang natutuhan mo sa aralin, magsaliksik ng isang napapanahong issue na balita sa telebisyon o radyo. Isipin mo na ikaw ay isang komentarista sa radyo o telebisyon. Bumuo ng 3 minutong video o voice record upang ipahayag ang iyong komentaryo na may kaangkupan sa salita
o pangungusap na ginamit. Kung walang gadget para sa pag-record, ay maaaring isulat ang iyong komentaryo sa isang malinis na papel. So, liwanagin natin. Kung kayo ay online, meron kayong gadget, ang inyong pagpipili ang gagawin ay video o voice record ng isang komentaryo o balita. Sabihin ng komentaryo, may isang balita, isang issue na magbibigay kayo ng inyong opinion o palagay. Kung wala naman kayong gadget, maaring isulat nyo na lamang sa inyong salaysay ang inyong komentaryo tungkol doon sa issue. Pero mahalagang ang himig ng pagsusulat ninyo ay katulad ng kung paano kayo magbabalita. So dito sa balita, dahil ang ating panahon ay punong-puno na ng negatibo, hanggat maaari gusto ko sana ang ibibigay ninyong balita ay puro positibo lamang. Puro positibo at magandang balita lamang. Huwag na kayong magbibigay ng hindi magandang balita kasi alam na nating lahat yun na itong panahon natin napakaraming hindi magandang balita. Pero subukan nating maghanap, baka meron tayong makitang magagandang balita na maaari kayong magbigay ng komentaryo. So sa paalala sa komentaryo, hindi ko nire-require yung magkaroon ng video edit o magkaroon ng pag-e-edit sa voice record. Pero kung gusto niyo lagyan ng official billboard o OBB yung entrance ng bawat balita, nasa sa inyo na yun. Kung gusto niyo baguhin yung boses ninyo, nasa sa inyo na yun. Pero tandaan niyo, siyempre ang magagandang gawa ay dapat bigyan ng karagdagan. So nice kung pansinin po ninyo yung pamantayan, kung ano yung kahingian na inaasahan sa bawat pero hindi ko po susundin yung puntos kasi masyadong mababa. Pero yung paglalarawan ay maaari kong sundin. So, kung meron po kayong tanong, meron kayong suggestion o meron kayong nice linawin, maaari niyo po kong i-message sa ating Google Classroom o magpadala ng mensahe sa ating e-learning platform kasi maaaring hindi ko siya mabasa. So, paalala po, meron na lang po tayong dalawang linggo bago tapos ang ating mestre. Asahan ko po na lahat ng inyong mga kulang sa loob din ng dalawang linggo. So, ulitin, may question o merong mga paglilinaw, huwag po kayong mahihiyang magtanong. Ilan po, magandang araw sa ating lahat.